dahil lay off natin ngayon, gagawa tayo ng makabulang video. Mag-share ako ng learnings ko, takeaways about sa nabasa kong libro. Ang librong ito ay pinamagatang Rich Dad Poor Dad na sinulat ni Robert Kiyosaki. Si Robert Kiyosaki ay famous sa United States, famous author, kasi in terms of money, savings, and investment, yung libro niya yung mas marami tayo makikita. Kaya ako, yun yung first na libro na nabasa ko about money matters, sa mga savings, investments, ganun. So, ito, mag-share na ako. Kung gusto mo yung mga ganitong content, mag-subscribe ka na para ano, updated ka ganun sa mga pinagagawa ko or sharings ganun sa buhay. So, ito na. Chapter 1 nito is, sabi niya dito, the rich don't work for money, the poor and the middle class work for money, the rich have money work for them. So, totoo naman ito na mula pa noon, sabi ng mga magulang natin, mag-aral ng mabuti. Mag-aral ka, anak. Katanang kami pamanang sa ngayon. Aday. Aday, pag-aadahan ka na yun, di ba? Which is true naman na yung education, yun yung foundation natin na makakaroon. Trabaho, opportunities, na basahin pa natin yung mga natutunan. Dito pa, sabi niya, if you want to be rich, you have to learn to make money. So, nung nabasa ko to, ay, pwede pala yun. Sabi ko. So, sabi niya dito, why teach financial literacy? So, bakit daw natin binag-aaralan ng tungkol sa pera, finance, paano tayo gumastos, ganon. So, ito pala yung importante yung mga ano lang nalaman. Mga ano lang, last year, 2020. Kasi na-assign ako sa work ko sa malayong program. Meron ako, tapos yung pandemic noon. So, wala akong nagawa. Actually, itong book ni Robert Kiyosaki, na-download ko lang to sa e-book. E-book lang to, hindi ko siya yung mismong libro. Pero complete naman yung mga chapters, so nabasa ko pa din kahit libro. Sa online lang, dinownload ko lang siya actually. Hindi ko na matandaan kung saang site yun, basta libre. Basta, na-download ko yun. Something na, ano, na gusto ko lang magbasa noon. It's not how much money you make, it's how much money you make. So, hindi daw importante kung magkano ang sahod mo, malito, malaki. May kanya-kanya tayong diskarte kung paano tayo. Sabi niyo dito, maliit man o malaki ang sahod mo, kayang kayo mo. Yun kasi yung ano eh, pinagkakamalan ng iba. Sabi, ang liit lang ng sahod ko, di ako makakamalan. Pero which is mali. Na na-realize ko din sa akin na mali yun. So, sabi dito, kung may determination kang mag-ipon, makakapag-ipon ka. Well, sa akin, hindi naman malaki yung sahod ko, pero nakakapag-ipon ako konti-konti lang. Konti lang. Kasi, alam naman natin yung sweldo dito. Thank you.
mga gamit na nakakapagbigay sa iyo ng income. Ganun. Ang liabilities naman, yun yung mga utang or yung mga loan na dapat mong binabayaran buwan-buwan, ganun. Yung mga kumbaga yung mga bagay na binili mo tapos gumagastos ka dahil doon. So yun yung liabilities. Sabi niya dito, if you want to be rich, this is all you need to know. It is the only rule. So ito lang pala yung rule. An asset puts money in my pocket. A liability takes money out of my pocket. Oh, ito yun. Mas madaling intindihin. Ang asset, yun yung mga nakapagbigay ng pera sa'yo. Ganun. Tapos yung liability, yun naman yung gumagastos ka, lumalabas yung pera sa'yo, tapos walang bumabalik. Ito pa. If you want to be rich, simply spend your life buying assets. So sabi niya dito, kung gusto mo daw umasenso or yumaman, ispend natin yung pera natin sa mga bagay na in the future, may babalik sa isa daw itong hindrance or yung isang bagay na nakapagpapitin sa atin. Ito sabi niya, fear is the main reason that people say escape into the rat race. So, yun nga. Gaya sa atin, mga empleyado, parang rat race tayo kasi paulit-ulit lang araw-araw yung ginagawa natin. Yung senas, tayo aalis sa ganun na na kinalalagyan natin. Yun yung rat race. Yun yung make daily choices. The power of choice. One is time, which is your most precious asset. So, yung time pala natin, dapat i-spend natin sa mga bagay na napapakinabangan. Kinabangan natin ngayon or in the future. Sabi niya dito, unfortunately, the main reason most people are not rich is because they are terrified of losing. Winners are not afraid of losing, but losers are. Failure is part of the process of success. People who avoid failure also avoid it. So, ibig sabihin nito, kung gusto pala natin takot mawalan. Kumbaga, mag-invest tayo sa mga bagay na alam naman natin na may magbe-benefit tayo. Ganun. So, sabi niya dito, winners are not afraid of losing. So, yung mga winner, alam na natin, hindi dapat tayo matakot. Nani? So, kinukonsider ko na yung sarili. Siyempre, lahat naman tayo gusto maging winner. But, sabi niya dito, failure is part of the process of success. So, may mga, ano pala, may mga reason bakit tayo nag-fail. So, sabi ni God, dapat may matututunan ka muna. Hindi dapat na success ka na agad. So, although meron naman yung nagsasucess agad, pero bihira lang yung galing. Lahat dumadaan sa pain. Sabi dito, failure is part of the process of success. So, kung nag-fail ka na, ay, nagsisimula na patungo sa success. Sabi niya dito, work to learn, don't work for money. Job security meant everything to my educated dad. So, sabi niya, magtrabaho para matuto. At hindi para sa pera or whatever. Although, kailangan natin ng pera, pero dapat matuto tayo. Sabi niya dito, nakakagulat to ah, sabi niya para sa kanya to ah. Ang acronym ng job para sa kanya is Just Over Broke. Sabi niya, Robert Kiyosaki recommend to young people to seek work for what they will earn, more than what they will earn. Look down the record of at the skills they want to acquire. So, sinasabi dito na habang bata pa daw tayo,
syempre bata pa naman ako, di ba? So sabi niya, habang bata pa tayo, mag-acquire daw tayo ng mga skills na may matututunan tayo. Kunyari, gusto mong maging video editor, di mag-enroll ka sa may video editing course. Ganun. Tapos, yung mga manood ka sa YouTube, ganun. Or something na may matututunan ka. Marami naman eh sa YouTube tutorials, ganun. Marami. Hindi lang puro entertainment, the whole day, at puro entertainment. So, paminsan-minsan, manood ka lang mga tutunan ka sa buhay. Diba? If you have any desire to be rich, you must focus. Do not do what poor and middle class people do. Put their few eggs in many baskets. Put a lot of your eggs in a few baskets and focus. Follow one course until successful. Sabi niya, so, yun pala yung mga ginagawa ng mga mayayaman mo. Hindi sila naglalagay sa isang market lang or isang investment. So, dapat marami. So, nag-i-invest sila sa iba. Nag-try silang mag-bagay. Hindi lang sila naglalagay ng eggs nila sa isang basket. Kumbaga, yung pera nila, hindi nila nilalagay sa isang business lamang. Dapat iba-iba. Para, kumbaga, nagsasakas yung isa. May ano pa yung ibang pera nila. Hindi sila as in malugi. Yun pala yun. So, dito ko lang natutunan. Sabi, if you're 25 years old and are terrified of taking risks, don't change. Play it safe, but start early. Dapat pala tayong mag-start na ng mas maaga. Kasi habang tumatanda tayo, syempre, hindi naman tayo laging malakas. Diba? I-try na natin ngayon yung mga dapat natin i-try, matuto. Matuto sa buhay ng mas maaga. The real world is simply waiting for you to get rich. Ay, wow, tayo na lang pala naman. So, gawin na natin to. Tuloy na natin to, basahin natin. Only a person's doubts keep them poor. As I said, getting out of the rat race is technically easy. It doesn't take much education, but those doubts are key first for most people. So maraming takot sa atin na umalis sa rat race. Kumbaga sa corporate job. Maraming natatakot sa atin na mag-take news. Pero, why not to try, diba? Magsimula tayong mag-aral muna ng skills natin kung ano ba yung gusto natin, ano ba yung passion natin sa buhay, ano yung gusto nating marating someday, ano yung bagay na gustong-gusto mong ginagawa, yung nag-e-enjoy ka, ganun. So, to be right. So, kung ano yung nakapagpasa sa'yo, kung ano yung passion mo, kung anong gusto mo, itry mo lang, huwag kang matakot na dito na tayo sa final thoughts. Sabi niya dito, increased financial intelligence can be used to resolve many of life's common problems. It requires using financial intelligence instead of hard work. Today, we need greater financial intelligence to simply survive. So, dapat nating matutunan kung paano tayo mag-manage ng pera, paano tayo mag-ipon, mag-invest, at i-grow pa yung money natin. So, dapat tayo mag-ipon sa mga bagay. Take action. If you want to be rich, you must know what kind of income to work hard for. How to keep it and how to protect it from loss. That is the key to great wealth. If you want to be rich, you have to learn to make money. So, kapag gusto pala nating umasenso, dapat nating pag-aralan mabuti. Dapat tayong matuto kung ano yung mga ginawa ng mga successful people, gaya niya. So, sabi niya dito, a job is only a short-term solution to a long-term problem.
ulit-ulit natin ginagawa. So, kailangan natin gawin. Kailangan daw tayo gumawa ng ibang way para mas masenso. Kailangan natin mag-start sa the moment you see one opportunity, you'll see them for the rest of your life. So, hanap tayo ng mas magandang opportunity. Sabi niya dito, money is only an idea. If you want more money, simply change your thinking. Every self-made person started a small idea with an idea and then turn it into something. So, pag may gusto kang gawin, itry mo na yan. Pag may idea ka dyan, try mo na din yan. Kasi soft copy lang yung binasa ko. Sinulat ko lang dito sa mini notebook. Sabi niya dito, if you want to be rich, you must know what kind of income to work hard for, how to keep it, and how to protect it from loss. That is the key to bring great wealth. The rich do not work for money. They know how to have money work hard for them. Ordinary earned income is money you work for, and passive and portfolio income is money working for. So, yun tayo. Matuto tayong mag-invest, matuto tayong ilagay sa tama yung mga pera natin, matuto tayong i-manage yung pera natin. So, nung nabasa ko to, ha, wow, yung pera yung magtrabaho para sa atin, hindi tayo yung magtatrabaho para sa pera. So, pwede pala yun. Dapat lang nating aralin, ganun. Tapos, sabi niya pa dito, meron kasi ditong nakaano sa ano, laptop ko. Sabi niya, don't work very hard for the money. Because money can work for us as well. Only learn how and when we start. Dapat lang natin malaman kung kailan tayo start action na and now. Okay? Dapat na tayong marunong. Dapat, yung pera naman yung magtrabaho para sa atin, hindi lang tayo yung magtatrabaho para sa kanya. So, may paraan pala yun, may ibang way. So, kung gusto nyong mabasa yung libro na to, meron naman to siya Shopee. Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Maganda to kasi nung nabasa ko to, ay dito na open yung mind ko na importante pala yung financial literacy sa buhay natin. So gusto mo at natuto pa, mag-subscribe ka na.